Magandang umaga po. Welcome back po sa aming munting channel. Nagbiyahe ko ngayon sa Manila. Hindi ko kasama si Mrs. Cruz eh, kaya solo flight lang ako. At dito ako ngayon sa kanto ng Ross Boulevard. Siya. Ross Boulevard. Sa kanto ng PM Calao. Papunta sa Manila Ocean Park. Sa vaccination site. Malapit din to sa Quirino Grandstand. Nandito ako sa kalikuran ko naman yung Museo Pambata. Naglalakad-lakad muna ako habang naghihintay. So ito yung Ross Boulevard. So samahan niyo po ako. Try ko pumunta dun sa Dolomite Beach. Titingnan ko kung open siya for public. Medyo maingay lang dito kasi maraming sasakyan. Tulad ko niya, no? Daan na kasi siya sasakyan. Ross Boulevard. So, tara po, punta tayo sa Dolomite Beach. Ito po yung museo pambata. Hindi ko lang alam kung open siya today or closed siya. Ito po yung Ross Boulevard. Punta sa Manila Bay. Museo pambata. Museo pambata. May Ross Boulevard po ito, malapit sa TM Calao. Medyo natahimik na, stoplight. Ito yung maraming hotel sa Ross Boulevard. Ito naman yung kanto ng United Nations, sabi nyo. Malapit sa US Embassy. Yun o, meron pang helicopter. Ito po yung Museo Pambata. Kabilang side naman, makikita nyo yung Bayview Park Hotel. Yan, dahil sa sakyan, kababayan natin, papasok na sa trabaho. Meron rin dito ng bike lane. Ito na yung compound ng US Embassy. Ito parking area nya. US Embassy. Ito, US Embassy na ito. May mga security personnel dito, mga police. Nakalagpas na ako sa US Embassy. Ano, kita pa yung logo niya, yung entrance niya. Medyo mahigpit yung security dyan. Lumaan lang ako, tatawid lang ako. Tiyan ko pa ako kung saan ako pupunta. Ito yung compound ng US Embassy. Mag-a-apply ng visa papunta sa Amerika. Sa kabilang side, ito yung mga buildings. Mga offices. Usually, may mga hotel din dyan. Offices, mga agency. Going abroad. Mga seaman, mga OFW, yung mga kababayan natin. Ito, haba ng embassy ng US. Oh. Hanggang dito, embassy pa rin siya, compound. Doon yata yung pila ng mga mag-a-apply ng visa. Dito yung mga pila ng mga mag-a-apply ng US visa. By appointment yata dito. Mga building. Kababayan natin nag-a-apply ng US visa. Kaya po, okay. So yan po, pupunta po ako sa Dolomite Beach. Nandito na ako sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Mukhang sarado yata. Ay oo, close yata. Check natin. Siya close. Parking ng mga bike. Mukhang walang tao, mukhang sarado. O may oras lang ng pasyal. Tanong natin sa security. Okay, pa-open siya. Nakasulat dito, close. Close. Pero sarado. Okay. Hanggang dito lang pwede. Saka doon, pwede umakit doon. Doon sa overpass pwede. Picture lang ako. Picture, pwede naman po dyan. Kailan kaya mag-open? Wala pang balita. So, close pa daw siya, kaya dito lang muna tayo. Picture lang. Tayo ng magandang angulo. Dolomite Beach sa Manila Bay. Currently closed siya. Hindi ko sana kung makakapasok kasi sa radio. Try natin umakyat doon. Tingnan natin kung maganda yung view sa overpass.
subukan natin umakyat para makita natin yung view dito sa overpass. So yan po yung itsura niya. Nagsilang pala siya. So yung shoreline niya mga 200 meters siguro, 300 meters more or less. Sa bandang dulo may mga naka-angkla mga barko. May mga personnel na naglilinis din nung beach. Tinatanggal nila yung mga basura. So, bawal po muna ang turista o yung public. Bawal pumasok. So, hanggang dito lang tayo. Kaya yung compound ng US Embassy. Picture na lang. May overpass ng sa May Rojas Boulevard. Dito sa kanan ko, ito yung papunta ng Pasay. Sa kaliwa naman, ito yung papunta ng Manila, yung papunta ng Pier. Yung Luneta, bagong bayan, San Binares, Rizal. Yun yung Rizal Monument. Zoom natin. Ano po yung Rizal Monument si Jose Rizal. Dito naman sa kabila yung Quirino Grandstand. Yan yung Quirino Grandstand. May historical marker dito, may clock, para clock tower. Ang oras 9:44 AM. So may marker dito, hindi ko alam kung para saan to. Basahin na lang natin yung panahon to ni President Estrada. Sa likod nito yung Quirino Grandstand. Merong kalabaw. Taan natin. Tamaraw pala ito. Ginus Tamaraw. Tahawid niya yung kalabaw, yung water buffalo. Tamaraw. Sa kabila yung water buffalo o yung kalabaw. Ito yung Rizal Park. Yung mataas na flagpole. Dito may marker. Mapa ng Pilipinas. Curb sa stone. Concrete pala. Gumaingay, marami sasakyan eh. Ito pala yung kilometer zero. Rizal Park, Philippines. Kilometer zero. So adjust nyo na yung odometer nyo kung magta-travel kayo. Ito yung zero. So, magdadagdag siya pag pupunta ka na north, south, east, or west. Kilometer zero. Dito lang ito sa may Quirino Grandstand. Kabila lang ng Luneta Park or Rizal Park.